Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Isang mapagpalang araw sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa lugar ng aking tiyo, doon sa isang bayan sa Negros. Sa mga panahong ito ay ilang buwan pa lamang ang nakakalipas pagmula nung ikinasal sila ng kanyang asawa na tawagin nating Ate Manay. Sisimulan ko na po ang kwento. Isang umaga ay pumunta sa bahay si tiyo. Nakiusap ito sa akin na kung pwede ay doon na muna ako manirahan sa kanilang bahay hanggang sa manganak si Ate Manay, kasi nga buntis ito nung panahong iyon. At si Tiyo naman ay nagtatrabaho sa isang pabrika na may kalayuan mula sa kanilang bayan. Nang dahil wala na rin naman akong pasok at medyo sakit ako sa ulo sa bahay, ay mas minabuti kong tulungan na lamang si Tiyo. Maliban sa libre na mga pagkain, ay meron pa akong pera na matatanggap sa kanya kapag darating ang araw ng kanyang sahod. Sabi nga ng aking nanay, isang himala na lalayo ako sa aking mga barkada. Dumating itong araw na pumunta na ako sa bahay nila Tiyo. Ilang beses itong nagpasalamat sa akin kasi pinaunlakan ko ang kanyang hininging pabor. At sa unang buwan ko doon, ay wala naman kaming naging problema. Maganda naman ang kanilang pakikitungo at itinuring nila akong parte ng kanilang pamilya. Habang tumatagal ay meron naman akong mga nakilalang tao doon sa kanila at isa na dito ang kanilang kapitbahay na tawagin na lang natin sa pangalang Romeo. Tulad ko, medyo maangas at basagulero din ang kanyang dating. Matapang din at hindi umaatras sa anumang gulo. At nakita ko sa kanya ang aking sarili. Kaya naman naging malapit kami sa isa't isa. Pero ni isang beses sa hindi ako naging sakit sa ulo kina Tiyo at Ate Manay. Kasi nga ayaw ko silang mapahiya. At meron ding limitasyon ang pagsama ko kay Romeo. Nang sa ganun ay makaiwas din ako sa gulo. At walang sasabihin sa akin si Tiyo. Makalipas ang ilang buwan, isang hapon, habang kami ay tumatambay sa tapat ng bahay, ay inutusan ako ni Ate Manay na manguha ng mga mangga sa gubat. Meron ding kalayuan mula sa kanilang bahay. Tamang-tama din nakasama ko si Romeo sa mga sandaling ito at nagsabi ito na sasamahan daw niya ako. Kaagad naman kaming tumungo sa gubat para manguha ng mga mangga. At sa pagdating namin doon, ay aking inakyat ang mataas na puno. At naaalala ko na hitik sa bunga ang punong ito. Kahit saan ka tumingin ay meron kang makikita mga bunga. Malalaki at matitingkad pa ang mga kulay. Nang marami-rami na ang aming mga nakuha, ay napagpasya naming bumalik sa bahay. At sa pagdating namin doon ay nadatnan namin si Ate Manay na meron ng kinakausap na matanda. Ate, nandito na yung mga pinakuha mong mangga. Pasigaw na sabi ko, sabay tingin sa matanda na merong nilalakong mga puto. Sige, ilagay mo na lang doon sa loob. At kung pwede, balatan mo na lang. Sagot niya, at sinunod ko naman ang kanyang inutos. Kaagad naming binalatan ni Romeo ang mga mangga. At saka nilagyan ng isang dakot ng asin at saka dinala sa labas ng bahay. Pero pagkalabas namin ay wala nang matanda at naglalakad na papasok si Ate Manay. Maraming salamat sa inyo at nandito kayong dalawa. Mas mabuti siguro na dito na lang kayo tumambay sa bahay
meron pa akong uutusan. Pabirong sabi ni Ate Manay at tumawa naman kami ni Romeo. Matapos naman niyang kainin ng mga mangga, ay kinain na rin niya ang binili niyang puto sa matanda. Bibigyan pa sana niya kami, pero tumanggi ako kasi hindi naman ako masyadong kumakain ng puto. Siguro depende na rin yan sa tao. Ganon din si Romeo. Maya-maya pa ay inutusan ako ni ate na magsaing at bumili ng ulam sa bayan. Kaagad naman kaming tumungo doon ni Romeo at binili ang mga ito. Bandang alas 6 ay narating namin ng bahay. Tinawag ko naman si Ate Manay para ipaalam na nakarating na kami. Pero narinig namin siya na parang namimilipit doon sa loob ng banyo. Kaya dali-dali naman kaming tumungo doon ni Romeo. At nang marating namin ang tapat ng pinto, "Ate, ayos ka lang ba?" Tanong ko sa kanya. "Ang sakit ng tiyan ko. Parang manganganak na ako." Sagot naman niya at napakamot naman kami ni Romeo kasi nga nasa 6 na buwan pa lamang ang kanyang dinadala at alanganin pa itong lumabas. Hindi naman namin alam ang aming gagawin kasi nga mga lalaki kami at wala kaming alam pagdating dito. "Ate, ano yung maitutulong namin?" Tanong ko at bigla naman niyang binuksan ang pinto ng banyo. Nagulat naman kami ni Romeo kasi basang-basa ito ng pawis at makikita talaga sa kanyang mukha na nahihirapan ito. "Gusto mo bang tatawag kami na manghihilot?" Tanong ni Romeo sa kanya. "Mabuti yan iyo, pero ikaw lang tumawag sa kanya. Para meron akong kasama dito." Sagot naman ni Ate Manay at dali-daling tumakbo si Romeo patungo sa bahay ng manghihilot. Makalipas lang ang ilang sandali ay umihip naman ang malamig na hangin at nang dahil dito ay nagtayuan ang aking mga balahibo. Ang mga nakasinding gasera ay namatay kaya naman sinindihan ko ulit ang mga ito. Madilim na rin po sa mga sandaling ito. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng isang mabigat na lundag sa likod ng bahay. Pareho kaming napatingin doon ni ate. Kasi kung pagbabasaya ng tunog, parang merong bumagsak na niyog galing sa itaas ng puno. Pero wala po talagang puno ng niyog sa paligid ng bahay. Kaya nakapagtataka. Nasundan naman ito ng isang pagaspas na nanggagaling sa ibabaw ng bubong. At si Ate Manay naman ay lumapit sa akin at napahawak na mahigpit. At tila ba takot ito sa mga sandaling iyon. Alam ko na rin kung bakit. Inisip ko naman na merong nagpaparamdam sa amin at inaaswang si Ate Manay. Kaya naman kumuha ako ng isang espading na pagmamay-ari ng aking tiyo. Meron kasi silang mga pananim na gulay sa likod ng bahay at ginagamit nila ito doon. Hindi ko alam kung pamilyar kayo sa ganitong uri ng gamit. "Sino mang nandyan?" Pasigaw na sabi ko kasi meron na rin naglalakad sa mga sandaling ito. Gusto ko sanang tignan kasi hindi talaga ako nakakaramdam ng takot. Hindi ko rin alam kung bakit pero sinabihan ako ni Ate Manay na huwag daw akong umalis sa kanyang tabi. Maya-maya lang ay umihip ulit ang malamig na hangin. At nung narinig ko ang boses ni Romeo sa labas ng bakuran, ay agad akong sumigaw na bilisan ang mga ito. Pero hindi pa man sila nakakapasok sa loob ng bahay ay nakarinig kami ng mga yapak sa likod na tila ba merong tumatakbo papalayo. Nasundan naman ito ng malakas na pagaspas si ibabaw ng bubong at narinig namin na nagsabi si Romeo ng, "Ang laking ibon!" At ganun din ang sabi ng manghihilot na kasama niya. Nang makapasok ng mga ito, ay agad na tinignan ng manghihilot si Ate Manay.
at kanyang hinilot ang tiyan nito. Makalipas lang mahigit 10 minuto ay dumating naman si Tiyo at nagtataka ito kung anumang nangyayari. Oh, ba't meron kang dalang espading? At anumang nangyari sa iyo, Manay? Nagtatakang tanong niya at dito na namin kinuwento kung anumang aming mga naging karanasan. Naniniwala naman ang manghihilot na yung nakita nilang malaki at itim na ibon ay alaga ng isang aswang. At yung narinig naming mga yapak sa likod ay ang mismong umaaswang kay Ate Manay. Kaya naman sabi ni Tiyo, maging alerto daw kami sa gabing iyon kasi babalikan pa si Ate. Bandang 8:00 ng gabi, kami ni Tiyo ay naghahanda. Inutusan din namin si Romeo na maganap ng insenso sa aming mga kabaryo at ginawa naman niya ito. Maya-maya pa ay dumating ito na merong dala at nagpasalamat naman kami sa kanya. Sinabihan din siya ni Tiyo na umuwi na kasi baka hinahanap na ito. Pero tumanggi siya at sabi niya nakahingi na daw ito ng paintulot sa kanyang mga magulang na doon na lamang matulog sa bahay namin para meron daw kaming kasama. Bandang 9:00, kaming tatlo ay nag-uusap-usap sa pagkainan habang si Ate Manay naman ay nakahiga sa tabi ni Tiyo at tulog siya sa mga sandaling ito. Maya-maya lang ay umalulong ang mga aso ng aming kapitbahay at dito na kami mas naging alerto. Inutusan naman ako ni Tiyo na silipin ang labas ng bahay pero wala naman akong nakita. Walang ano-ano ay umihip ang malamig na hangin na naging dahilan ng pagkamatay ng aming mga gasera. Nagsabi naman ako kay Tiyo na ito yung unang nangyari bago dumating ang mga nagpaparamdam sa amin. At hindi nagtagal ay meron kaming narinig na kalabog sa pinakasulok ng bakuran. Ang bahagi na yun ay mga tambakan ng mga patapon at mga lumang gamit, tulad ng mga sirang kaldero at kung ano-ano pa. Merong dumapo o bumagsak sa bahagi na yun. At ang sabi naman ni Tiyo, silipin daw namin mula sa siwang sa kusina kasi makikita mula doon. Dahan-dahan naman kaming tumungo doon ni Romeo. At nang matignan namin ang bahagi na yun, ay wala naman kaming makitang kakaiba. Ang sabi ko naman kay Romeo, bumalik na lamang kami sa pagkainan at tumango naman siya. At nung tumalikod kami mula sa mga siwang, ay napasulyap ako sa bintana at kitang-kita ng dalawang mata ko na merong sumisilip. Madiliman pero sigurado ako na mga mata ang aking nakita. Nakabukas kasi ito ng bahagya. Kaagad naman akong tumakbo patungo sa pagkainan at sinabi kay Tiyo ang tungkol dito. Nagtataka naman si Romeo kung bakit ako tumakbo. At iniwan ko siya doon sa kusina. Kaagad kong kinuwang ispading at sabi ko kay Romeo, balikan namin ang bahagi na kung saan ko nakita ang sumilip. Kinuwa rin niya ang kanyang itak at kaagad kaming bumalik doon. Pero nakatiwangwang na ang bintana at napagpa siya naming ikutin ang buong bakuran at hanapin ang aswang na nagpakita sa akin. Subalit nabigo kaming makita ito. Pero bago pa man kami pumasok sa loob ng bahay, ay nakarinig kami ng pagaspas sa isang puno na nasa loob ng bakuran ng aming kapitbahay. Pareho kaming napatingin doon ni Romeo at kitang-kita namin ang isang malaking pakpak na kulay itim. Hindi naman nag-alinlangan si Romeo na batuhin ng itak ang bahagi na yon. Pipigilan ko pa sana ito kasi baka merong matamaan sa aming mga kapitbahay. Pero huli ng lahat. Talagang nasapul niya ang malaking ibon at saka lumipad ito papalayo. At nung bumagsak ang itak sa bubungan ng aming kapitbahay, ay narinig namin silang nagising at sumigaw. Tila ba nagulat ang mga ito? Kaagad naman kaming pumasok sa loob ng bahay at sinabi naman namin kay Tiyo kung ano bang aming nasaksihan. Nang mapasulap naman ako sa hinihigaan ni Ate Manay,
ay nakita ko na meron ng mga dugo na nagmumula sa kanyang mga binti. At nang makita naman ito ni Tio, ay agad niyang ginising si ate. At nang makita naman ni ate ang kanyang mga binti, ay napasigaw ito sa sobrang pagkabigla. Inisip kasi niya na baka nakunan ito sa mga sandaling iyon. Agad naman silang tumungo sa banyo upang linisin at tanggalin ang mga dugo sa kanyang mga binti. At kami naman ni Romeo ay nakikiramdam lang. At nang mapatungaw ako sa bintana, ay meron akong nakitang tumatakbo sa labas ng bakod. Yung bakod kasi ay gawa lamang sa mga alambre, kaya makikita talaga mga napapadaan sa labas. At itong nakita kong matanda na tumatakbo ay walang damit at saka namamasa-masa ang kanyang mga balat. At higit sa lahat, pamilyar ito sa akin. Siya ang matandang binila ng puto ni Ate Manay. Sigurado akong siya to kasi tumingin pa ito sa akin habang tumatakbo papalayo. Maliwanag din ang buwan kaya nakilala ko ito. Agad akong tumungo sa banyo para ipaalam kay ate ang aking nakita. Inutusan naman kami ni Tio na habulin ang matanda at susunod daw ito. At kaagad naman kaming tumakbo ni Romeo. Pero hindi namin siya naabutan at parang naglaho ito sa dilim. At habang naglalakad kami pabalik sa bahay, ay hinarangan kami ng aming kapitbahay. Sa kanya ang bahay na nabagsakan ng itak na itinapon ni Romeo. At nagtanong din siya patungkol dito. Sinabi naman namin ng lahat sa kanya. Aswang na pala yung binato nyo. Nagtataka nga kami dito kung bakit ang ingay-ingay nyo. Sisitayin ko pa sana kayo. Tara, sasama ako sa inyo. Sabi niya sa amin. At kaagad naman kaming bumalik sa bahay nila Tio at nakiramdam hanggang sa sumikat ang araw. Ilang kapit na rin ang aming nainom. Kinabukasan nga ay naghanap kami ng mga anting-anting para merong proteksyon si Ate Manay. Pero magmula sa araw na ito ay hindi na muli kaming pinaramdaman. Subalit hindi pa rin kami naging kampante. Gabi-gabi pa rin kami nagpuyat hanggang sa mga anak si ate. Pero mabuti naman at hindi na ito naulit. Ayon naman kay Ate Manay, ilang beses na rin naman niyang binilhan ng matanda at hindi lang niya akalain na siya talaga ang pakay nito at meron siyang tinatagong lihim. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng kaunting oras. Hanggang sa muli.